Si Carmela to. Si Yago. At bakit ikaw ang sumasagot ng telepono niya? Ako si Eunice, girlfriend ni Yago. And busy ang boyfriend ko, kaya please, Carmela, wag mo na siyang kulitin. Si Carmela ang tumawag? Kaya nga sinabi kong girlfriend ako ni Yago eh, para kahit papano makaganti naman to. Alright! Ano ba ang problema mo? May si Yago po. Tinawagan ko siya. May babae pong sumagot ng telepono niya. Girlfriend daw po siya ni Yago. I think I'm beginning to like Yago. Kasi in-love ka sa kanya? Parang ganun. Boto ako sa'yo. Ang kailangan gawin niyo, ayusin niyo ang kaso ko para magsuelto ako, attorney. Pero gusto ko po sanang unahin munang ayusin yung mapatunayan nila na may balak yung takasan ng kaso ninyo. Well, actually, kami lang naman dalawa ni Janine ang nakakaalam kung saan papunta ang papa at si Janine. So dapat, makontrol niyo si Janine na magsalita tungkol dito. Parang wala namang problema kasi hanggang ngayon wala pa rin malay si Janine. I have good news. Gising na si Janine. Gising na pala yung Janine na sinasabi mo. Baka mamaya kunan ng payag yun ng mga kalaban mo. Tapos ipilitin po nilang tumistigo yan laban sa papa mo. Hindi ako papayag na makulong ang papa. Gagawa ko ng paraan. Ma'am, kailangan ko kayo sa kwarto ni Janine. Bakit may nangyari ba masama sa kapatid ko? Basta sumunod na lang ko kayo sa akin. Kaya tara na. Hindi ko sinasadya. Gusto ko lang iligtas sa papa ko. Hindi ko sinasadya. Ma'am Trixie, I'm so sorry to tell you, Janine just passed away. It was very sudden. Nasa ICU po siya ngayon. Are you okay? Sinabi siya sa akin ng nurse ang nangyayari. Andito ako para dumamay sa inyo.
pasensya na, pero baka hindi niyo gusto marinig mo na ngayon to. Kaya lang, meron akong kilalang may-ari ng pulinarya. Pwede nating ma-arrange lahat agad para hindi na kayo maabala. Hindi pa patay ang anak ko, Dad. Nigising pa yan. Ay. Nigising pa si Janine. Nagtagkabi na natin ang katotohan. Wala na yung bunso natin. Carmela, paano nangyari yun? Di ba sabi gagaling na siya? Kumising na nga siya kanina eh. Di ba ang sabi ng doktor? Ma-recover na siya. Paano nangyari yun? Paano nangyari ito? Yun doon yung in-expect ko. Akala ko gagaling na si Janine eh. Tante, siguro kailangan namin malaman yung totoong rason ko bakit namatay yung kapatid ko. Elvin palang pangalan mo. Kaya napakita yung nahanap. Gusto kita makausap. Tungkol saan po, ma'am? Tungkol kayo nasa ICU, yung nakita mo? Ma'am, ano po bang ginawa niya sa pasyente kanina? Dinala ko. Kapatid ko yun eh. Kailang nung nakita ko na... Yung nakita ko yung kondisyon, nataranta ako, kaya lumabas ako ng pinto. Simple lang ang hiniling ko sa'yo. Huwag mo sasabihin, maski kanino, na nakita mo ko pumasok sa loob. Okay lang? Alam mo naman, na kami ang may-ari ng ospital na to, hindi ba? Hindi mo naman gugustuhin na mawala pa ng trabaho. Simple lang ang hiniling ko. Did I make myself clear? Yes, ma'am. Kayon, you may go back to your work. Dok, nagtataka lang ho kami kung bakit namatay ang kapatid ko. Di ba ho kayo ang nagsabi sa amin na pa-recover na siya? Pinacheck naman po natin lahat ng vital signs niya. Ayos naman po lahat yun. Kaya paano po nangyari yan? Doc, baka mamaya meron kayong negligence sa pag-aasikaso ng pasyente. Di po, Sir Dante. Talagang minomonitor po namin si Janine miyak-miya. Kami rin po nagtataka kung bakit nagkaganon eh. But just the same, mag-request na lang po tayo ng autopsy para malaman natin ang cause of death niya. Sige po, Doc. Papayag po ako na ipa-autopsy ang kapatid ko. Ako na pong bala magpaliwanag sa nanay ko. Paki-expedite na lang, Doc. Please. Okay po. Papagawa ko na po agad to, Sir Dante. Lama. Elvie, what exactly was the condition of the patient nung huli mo siyang makita sa ER bago siya namatay? Thank you.
Trixie. Ay, diyan ka na pala. Nagulat ka. Ay, kaya mukha mo. Ay, nahina lang ang boses ko. Parang nakakita ka ng multo. Kaya ko, ano ba nangyari? Tingnan ka dito. Dito. Ano ba nangyari sa'yo? Ha? Janine just passed away. Binigoy lang ba, Trixie? Successful operation. Let's just hope and pray na hindi na maglik ang blood sa ulo niya para hindi siya magkaroon ng damage sa brain. Dok, gagaling naman ko yung kapatid ko, hindi po ba? Huwag po kayong mag-alala. All her vital signs indicate that she's on her way to full recovery. Kailangan nyo kayo sa kwarto ni Janine. Ngayon na ho, please. Akato, may nangyari ba masama sa kapatid ko? Basta sumunod na lang ho kayo sa akin. Time of death, 9:15. I'm sorry, ma'am. Ginawa na po namin lahat ang magagawa namin. Janine, tumabal ka, di ba? Nada, baka mamaya magkasakit ka na niyan. Duda ka ba sa biglang pagkamatay ni Janine? Dante, nakita naman natin yung improvement ng kapatid ko, hindi ba? Parang may iba lang akong kutod na hindi ko maintindihan. Relax ka muna. Pagka dumating yung autopsy report, malaki may tutulong nun sa atin para malaman natin kung anong rason ng pagkamatay niya. Dante, ramdam na ramdam ko na lumalaban si Bonso para makayanan niya lahat. May iba talaga nangyayari. Tantaka ko lang si Nanay. Hindi ako nagbibiro. Patay na si Janine. Malawahan niyo kasi hindi ito yan. Nandito. Pero sa akin, hindi ito yan. Papa! 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 Sabi ko lang hindi ito yan eh. Patay na po, Dan. Patay na po eh. Papa, papa. Papa, papa. Papa, papa. Papa, papa. Ito yan, kuya. Si Janine. Sinaling ka ako. Wala na. Huwag kayo magsinabalik sa amin. Papa! Papa! Oh,
anak mo, Jose. Pahinga ka na muna kaya ako nung nabala dito. Baka mamaya ikaw naman ang magkasakit niyan eh. Eh, hinimatay na naman ang nanay mo eh. Siguro, pahinga lang kailangan niya. Tsaka nga pala yung death certificate ni Janine, tsaka yung serbisyo, ako na rin ang bahala to. Hindi kaya ko to. Nakakaya mo lang yan. Baka mamaya ko naman ang ma-ER niyan. Sige ka. Ayoko magkasakit ka, kaya sige na, Carmela. Pero Dante, ngayon ako kailangan ng nanay ko tsaka ng kapatid ko. Nakita mo naman, nalingat lang kami. Nakita mo ko anong nangyari kay Janine. Kaya dito lang ako sa nanay ko, babantayan ko siya. Panami mo eh. Hindi, dito rin lang ako. Tabi mo. Ma'am Trixie, baka po makasama kay Mayor ang mapagod. Doc, iba ang sitwasyon ko ngayon. Gusto ko lang makita yung anak ko sa ICU. Pero wala na po si Janine sa ICU. Nasa laboratory po siya at bawal po ang kahit sino doon. Ina-autopsy po siya para ma-determine ang cause ng kanyang pagkamatay. Autopsy? Sige, sabihin mo na sa akin kung tapos na siya. At kung saan ko makikita na ko. Yes po, Mayor. Sige po. Skandalong inaabot ng pamilya ko, ang gusto ko lang tumahimik. Ano ba naman ang hinihingi ko na huwag ilabas ang autopsy? It's purely cardiac arrest. Wala po kaming nakitang kakaiba sa cause of death niya. Bilang isang ina, alam ko na may kakaibang nangyari sa anak ko. Kaya lumayas na lang kayo kung hindi kayo magsasabi ng totoo kasi ayoko marinig mga kasinungalingan niyo! Layas! Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ko na kaya to. Ayoko na itago ang nalalaman ko. Hindi namatay si Janine. Pinatay siya.